akin ang lugar na ito. Magsisilbing pugad ito ng aking mga alaga. Huwag kang pakasisiguro, huklubang mambabarang. Ano ba ang magagawa ng isang bagitong katulad mo? Ipaparanas ko sa'yo ang kamatayang walang hanggan. Bago tayo magtuloy sa kwento natin, nais ko munang sabihin sa mga nakikinig na sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pindutin lamang po ang subscribe button. Dahil dito makakatulong ito para mas lalo tayong sipagin maglahad ng mga kwento sa araw-araw. Yun lang naman mga kabaryo. Maraming maraming salamat. Tuloy na natin ang kwento. Magandang araw kabaryo. Ako si Christian. Tubong masbate pero nagtrabaho at nakapangasawa na ako sa Maynila. Nagdesisyon na rin ako na dito na sa kalakhang Maynila manirahan dahil dito na nasanay ang aking pamilya. Maayos naman ang aking trabaho. Nais kong ibahagi ang aking karanasan noong taong 2010. Sa buhay ng pamilya ay may saya, lungkot, awayan, samaan ng loob at iba pang normal na pangyayari sa pamilya. Subalit, may isang pangyayari sa aming buhay na hindi ko naman inasahan. Ang mabiktima ng barang ang aking asawang si Maureen. Isang umaga, habang nagbibihis si Maureen, ay may napansin akong sugat sa kanyang likod. Para itong kakasabog lang na pigsa. Nagtaka ako dahil wala naman daw siyang naramdaman, nakirot o ano paman. Kaya nilapatan ko na lamang iyon ng gamot. Baka sa trabaho pa niya indahin ang sakit. Kinabukasan ay napansin ko na may dalawa pang sugat na umusbong sa likod ng asawa ko. Pero gaya ng nauna, ay wala naman daw siyang nararamdaman paukol dito. Kaya naman niyaya ko na siya na magpunta ng doktor. Baka kung anong sakit na ang nangyayari sa katawan niya. Sabi ng doktor, simpleng infection lang daw iyon sa balat. At neresetahan kami ng pampahid at antibiotic. Sa wakas, ay napanatag na rin ang loob ko at umasang gagaling na ang mga sugat niya. Ngunit pagsapit ng umaga, sa aking pagising ay nakatalikod sa akin si Maureen at ganoon na lamang ang aking pagkagulat. Dahil tumagos na sa kanyang damit ang magkahalong dugo at nana na nagmumula sa kanyang mga sugat na mas dumami pa ng gusto. Mula sa tatlo ay hindi ko na mabilang ang mga sugat nito at mas lumala pa ang itsura. Sa umaga ding iyon ay bumalik kami sa klinika ng doktor. Ngunit neresetahan lang kami ng mas malakas na gamot. Hindi ko naman maiwasan na pagsalitaan ng masama ang doktor dahil imbes na gumaling ay mas lumala pa ang sitwasyon ng aking asawa. Sa paglabas namin ng klinika ay hindi muna ako bumili ng gamot. Tinawagan ko ang aking kapatid na nasa Masbate dahil nais kong makausap si nanay. Ayon kay nanay, baka raw pinaglaruan ng elemento si Maureen o baka nabarang. Naniniwala naman ako sa mga ganyang bagay pero nasa Maynila kasi kami. Sino ba naman ang mag-aakala na may mambabarang sa lugar gaya ng Maynila? Sinabihan ako ng aking ina na ipakonsulta sa albularyo si Maureen. Pero wala naman akong kakilalang albularyo sa Maynila. Hindi rin ako sigurado kung may ganitong tao ba sa lugar na ito. Pagsapit naman ng alas tres ng hapon, ay nag-umpisa ng makaramdam ng kirot itong si Maureen.
pakiramdam din niya ay lalagnatin siya ng oras na yon. Hindi na ako mapakalay kabaryo. Lahat na ng kakilala at kaibigan ko ay tinawagan at nilapitan ko na. Ngunit wala rin silang alam na albularyo sa Maynila. Pagtungtong ng alas 6 ng gabi ay umiiyak na si Maureen dahil sa tinde ng kirot at humahapdi na rin kapag dumidikit sa damit. Kaya naman nagubad na lamang ng pangitaas itong si Maureen. Awang-awa na ako sa misis ko, kabaryo. Umiiyak na siya sa tinde ng kanyang nararamdaman. Kaya muli kong kinausap si inay. Nagmamakaawa na ako sa aking ina hanggang sa binanggit niya sa akin si Lolo Luis. Sa pagkakatanda ko, nasa 2 o 3 beses ko pa lang yata nakita itong si Lolo Luis sa tanang buhay ko. Ayon kay inay, si Lolo Luis ay isang albularyo at tinitiyak niya na magagamot itong si Maureen. Ilang araw ang lumipas ay bumiyahin na kami ng aking asawa papuntang Masbate at isasama namin si inay dahil siya lang ang may alam sa lugar ni Lolo. Naging maingat ako kay Maureen habang nasa biyahe kami. Pinipilit niyang tiisin ang kanyang nararamdaman. Kung pwede ko lang sana na angkinin ko na lang ang nararanasan niya na paghihirap ay gagawin ko. Gawa nga ng barang ang duda ay tinanong ko ang aking asawa kung may nakaaway o nakaalitan ba ito. Tumugon naman siya na 2 linggo na raw ang nakalipas ay nakasagutan niya ang isa niyang kasamahan sa trabaho dahil pinagbibintangan niya si Maureen na siya ang nagsumbong sa bisor nito sa mga anomalyang ginagawa. Kaya naman natanggal ito sa trabaho. Aminado naman si Maureen na alam niya ang pinaggagawang kabulastugan ng katrabaho pero hindi niya naman ito isinumbong. Ang katrabaho niya ay nagngangalang Olivia. Sa pagdating namin sa Masbate ay nakaabang na si inay sa may pantalan. May kalayuan pa kasi ang bahay namin sa probinsya. Ilang oras na lang ang hinintay namin para makasakay ng barko papuntang Samar. Alalang-alala na kami sa kalagayan ni Maureen dahil hindi na nito napigilan pa ang sakit lalo na kapag 3, 6, 9 o sa bawat 3 oras na darating. Iniiyak niya na lamang ito at sinasabing hindi niya na kaya. Mabuti na lang at naiibsan ng sakit sa tuwing nilalagyan ni nanay ng langis ang mga sugat niya. Kumalat na rin ito sa tiyan, sa dibdib at sa leeg ng aking asawa. Inay, aabot pa ba si Maureen? Nag-aalala kong tanong. Lakasan mo lang ang kapit mo sa Panginoon at tinitiyak ko sa iyo. Madali lang to sa lolo mo. Pampalakas loob ni nanay. Gayunpaman, makalipas ang ilang oras ay nakarating na kami ng Samar. Ngunit may halos 2 oras pa kaming bubunuin papunta mismo sa bahay ni Lolo. Hindi ko na hinintay ang oras ng bus at nag-arkila na ako ng masasakyan namin. Mabuti na lamang ay hindi malayo sa Kabiasnan ang bahay ni Lolo. Iniisip ko kasi na ang mga albularyo ay sa bundok pa naninirahan. Sa loob ng maraming taon ay muli kong nakita si Lolo Luis. Pero ang tanging nagbago lang sa kanya ay ang buhok na kulay puti na lahat. Nakangiti ito habang nakatanaw mula sa balkonahe ng kanyang bahay. Matapos naman ang batian at kamustahan ay inilahad ko na ang sadya ko sa kanya. Lo, pasensya na pero kailangan magamot agad ni Maureen. Ang asawa ko po. Pakiusap ko pa dito kay Lolo.
Abay, siya bang napangasawa mo? Mabuti at nakapanloko ka ng magandang babae, apo. Sambit ni Lolo habang tumatawa pa. Napakunot na lamang ang noo ko dahil tila ba hindi nag-aalala itong si Lolo sa kalagayan ng asawa ko. Nang mapansin ni Lolo ang itsura ko, ay nagwika siya na huwag daw akong mag-alala. Isang mahinang mambabarang lamang daw ang may gawa sa asawa ko. Nagtaka naman ako dahil ni hindi pa nga namin nasabi na biktima ng barang itong si Maureen. At hindi pa man ito nahawakan ni Lolo Luis. Kasama ni Lolo ang kanyang bunsong anak na si Tio Robin na umalalay sa amin upang ipasok sa kwarto itong si Maureen. Isabel, magtimpla ka muna ng kape para sa ating lahat. Utos ni Lolo kay nanay. Humarap sa akin si Lolo Luis. Tinapik niya ang balikat at ngumiti. Huwag na daw akong mag-alala dahil gagaling na daw itong si Maureen. Sumenyas naman si Lolo kay nanay na doon ilapag ang mga tasa ng kape sa balkonahe. Inabisuhan na rin ako ni Lolo na doon na rin maghintay habang nagkakape. Pumasok na si Lolo sa kwarto kasama itong si Tio. Habang ako sa balkonahe ay hindi magawang lumagok ng kape. Anak, ayos lang si Maureen. Hayaan mo na, gagaling na yon. Wika ni nanay na nawala na ang pag-aalala. Hindi pa man nangangalahati sa kape si nanay, ay lumabas na si Lolo at Tio. Umupo na si Lolo at uminom ng kape habang umiiling. Ay nako, matagal na rin ang panahon ng makasagupa ako ng malakas na mambabarang. Wika dito ni Lolo. Ayon pa sa kanya, tapos na ang gamutan at nagpapahinga na daw ang asawa ko. Agad naman akong pumanhik sa silid at mahimbing nga na natutulog na itong si Maureen. At maayos na rin ang kanyang itsura. Kinapa ko rin ang kanyang likod. May mga tapal na itong halamang dahon. Sa itsura ng aking asawa ay mukhang magaling na nga ito. At dito na panatag na ang loob ko. Sa pagbalik ko naman sa balkonahe ay nagpasalamat ako ng lubos sa aking lolo. Humingi rin ako ng paumanhin dahil sa ganitong sitwasyon pa kami nagkitang muli. Naiintindihan naman daw niya kung bakit at ayos lamang iyon sa kanya. Ilang saglit pa ang nakalipas ay nag-utos naman si Lolo kay Tio na magluto ng tinolang manok at mag-ihaw ng isda para sa hapunan. Napakabait pa rin ni Lolo. Malusog pa rin ito sa kabila ng kanyang edad na 62. Bago maghapunan ay nagising na nga itong si Maureen. At laking pasalamat ko naman dahil naging maayos na siya at wala nang inindang sakit. Natuyo na rin ang mga sugat nito at maaliwalas na ang kanyang itsura. Hindi naman mawala sa isip ko kung papaano ba nagawa ni Lolo Luis na pagalingin ang aking asawa sa loob lang ng sandaling oras. Matapos ang hapunan, at nasa loob na ng kwarto si nanay at Maureen, ay nakasarilinan ko naman itong si Lolo at doon ko nga inusisa ang lahat. Ayon sa kanya, ang mambabarang daw na dumali kay Maureen ay nagpakilalang si Marina. Napag-utusan lamang daw siya at binayaran ni Olivia ang dating katrabaho ni Maureen. Pinasanib niya sa katawan ni Maureen ang kaluluwa ni Maria at bilang isang bayaran ay madali lang itong napaamin kasabay ang pagpapahirap sa kaluluwa nito. Tinanggal ni Marina ang sumpa ng barang pero alam ni Lolo Luis na tuso ang mga ganitong uri ng nilalang. Kaya naman
hindi niya na ito binigyan pa ng pagkakataong makapambiktima pa ng iba. Sa pagkasilay pa daw ni Lolo, sa amin ay ramdam niya ang sumpa ng barang na bumabalot sa aking asawa, ngunit dama din niya na mahinang klase ito, pero nakakamatay. Mahinang klase, ibig sabihin napakababa nito kesa sa taglay ni Lolo. Sa ginawa ni Lolo, ay ganoon na lamang ang pagkabilib ko sa kanya. Dahil pambihirang pagkakataon lamang na magkita kami ni Lolo, ay sinulit ko na ang panahon. Inalam ko ang kwento sa likod ng mga ngiti ng aking Lolo Luis, at ako naman ay kanyang pinagbigyan. Sa taong 1968, sa lugar ng Northern Samar. Sa panahong ito ay nasa edad 30 pa lamang si Luis. May sariling pamilya na. May dalawang anak na sina Romeo at Isabel. Ang kanilang ikinabubuhay ay ang pagtutuyo ng isda. Nakakatulong na rin sa mag-asawa ang mga anak na 10 at 7 taong gulang. Simple at payak lamang ang pamumuhay nila. Ngunit masaya, palabiro at mahilig makipaglaro si Luis sa mga anak nito. Naniniwala kasi siya na hindi hadlang ang kahirapan upang maging masaya ang isang tao. Nakadepende na lang sa iyo kung papaano mo haharapin at dadalhin ang buhay. Subalit sinubok ng panahon ang katatagan ni Luis nang mabiktima ng barang ang kanyang panganay na si Romeo. Dumating sa kanilang lugar ang hindi nakikilalang mambabarang at nagasik ito ng lagim. Gawa nga ng karamihan sa kanilang baryo ay mangmang sa ganitong larangan. Kaya ang iba ay tanging paghihinagpis na lang ang nagagawa. Kapag namamatayan ng kapamilya ng dahil sa misteryosong sakit, hanggang pati si Romeo ay nabiktima na rin. Sa ilang araw na paghihirap ng kanyang anak, ay wala siyang nagawa. Nagkataon pa na wala sa kanilang tahanan nang malagutan ng hininga ang panganay nito sa kadaylanang naglakbay siya upang maghanap ng albularyo. Wala siyang natagpuan, kaya bumalik na lamang siya at nakaburol na ang anak ng kanyang maabutan. Ang palangiting si Luis ay napalitan ng lungkot at galit. Hindi niya na pinatagal pa ang lamay at inilibing agad ang anak matapos lang ang 2 araw mula sa kanyang pagbalik. At upang makaiwas sa salot ng baryo, ay nagpa siya itong ilipat ang pamilya sa ibang bayan, malayo sa pinagmulan. Doon ay nagsimula ito ng panibagong buhay, ngunit bit-bit pa rin ang sama ng loob sa nangyari. Ilang buwan rin na tahimik at matamlay itong si Luis. Ginugol na lamang ang sarili sa paghahanap buhay upang kahit papaano ay magiging abalay ito. Pero pinaalalahanan siya ng kanyang asawa na may isa pa siyang anak na nangangailangan ng ama. Napaiyak na lamang si Luis habang yakap-yakap si Isabel, at ipinangako niya sa bata na magiging masaya na sila ulit. Mahirap man, pero pinilit niyang ibalik ang pakikipaglaro sa anak. Itinatago niya kay Isabel ang mga sandaling tumutulo ang kanyang mga luha. Tanging saksi nito ay ang kanyang asawa na si Fatima. Ramdam ng kanyang asawa ang matinding kalungkutan ni Luis sa pagkamatay ng anak nila. Kaya naman ginawa ni Fatima ang lahat upang kahit papaano ay gumaan ang mabigat na dala ng kanyang asawa. Habang kargador sa palengke si Luis, ay namumulot naman ng mga tiratirang palay ang kanyang asawa
kasama ang anak tuwing may anihan na malapit sa kanilang lugar. Isang araw, habang nananangalian ang mga kargador, ay narinig ni Luis ang usapan tungkol sa isang albularyo na nakaligtas ng isang biktima ng ulam. Pasimpleng tinanong ni Luis ang kasama kung saan matatagpuan ang nasabing albularyo. Tumugon naman ang lalaki na sa ikatlong baryo pa ito matatagpuan. Buong araw na pinag-isipan ni Luis kung pupuntahan ba niya ang naturang albularyo, dahil nais niya na magkaroon ng karunungan upang balikan ang mambabarang sa norte. Kinabukasan ay tinungo niya ang nasabing lugar ng albularyo. Isang beses pa lang siyang nagtanong kung saan ang bahay ni Mang Gaston, ay nasagot ito agad. Bantog pala ang albularyo sa baryong iyon. Sa pagdating niya sa bahay ay may mga nakapilang pasyente. Matyaga siyang naghintay na matapos ang nasa hindi bababang 10 pasyente. Nang matapos na ang lahat, ay lakas loob niyang sinabi ang kanyang sadya sa matanda. Mang Gaston, ako po si Luis, nagmula pa sa kabilang baryo. Nais ko po sanang maging katulad ninyo. Wika niya rito. Tiningnan siya ng matanda mula ulo hanggang paa at nagwika ito ng, kung paghihiganti lamang ang dahilan, ay mas mabuting umuwi ka na lang. Sambit dito ng albularyo. Hindi makaimik itong si Luis dahil sa pul ng matanda ang kanyang hangarin. Nakaramdam naman siya ng hiya at nagpaalam na lamang sa matanda. Marahan siyang tumalikod at naglakad. Ikaw, gaano ka ba kadeterminadong matuto? Sambulat dito ng matanda. Muling lumapit si Luis at napangiti at sinabing gagawin niya ang lahat. Matuto lamang ng karunungang taglay ng matanda. Binigyan siya ng pagkakataon ng matanda na ikwento ang dahilan kung bakit nais niya na maging albularyo. Matapos ang kanyang kwento, ay nakisimpatya sa kanya ang albularyo at nakikiramay. Tumayo ito at tumingin sa malayo, sabay ang napakalalim na buntong hininga. Sa norte ka pala nagtatago, Pablo. Sana tinapos ko na noon ang kahibangan mo. Wika dito ni Gaston. Tinanong naman ni Luis kung sino si Pablo. Ayon sa matanda, base sa kwento ni Luis, ay malakas ang kanyang kutob na si Pablo, ang mambabarang na naggasik ng salot sa lugar na pinagmulan ni Luis. Nakaharap na ng matanda dati si Pablo, ngunit sa kanyang awa ay nagtiwala siya sa pangako nito at binigyan ng isa pang pagkakataon upang magbago. Hindi na nga ito gumagawa ng kademonyohan sa kanilang lugar hanggang sa bigla na lang itong nawala. Naging matyaga si Luis na pabalik-balik sa bahay ng matanda. Sinukat ng gusto ni Gaston kung hanggang saan ang tibay ni Luis na matuto ng lihim na karunungan. Kahit nga may mga pagkakataon na binabaliwala na ito ni Gaston, pero patuloy pa rin sa pagpunta ang lalaki. Hanggang sa nagdesisyon na itong si Gaston na paunlakan ang nais ni Luis. Alam mo, Luis, ang pagiging albularyo ay panghabang buhay kapag pinasok mo. Ito ay dalawa lang ang kahahantungan mo, ang mamatay o ang mabaliw. Wika dito ni Gaston. Dagdag pa ng matanda, habang buhay din ang obligasyon nito sa mga tao ang pagiging albularyo, at dapat buo ang loob mo at pinal na ang iyong desisyon sa pagpasok sa ganitong larangan.
Kailangan din ng hustisya ang pairalin imbes ang paghihigante. Binigyan pa ng panahon ni Gaston si Luis na mag-isip. Sa pagbalik naman ni Luis sa kanyang tahanan, ay inilahad niya kay Fatima ang nais nitong gawin. Hindi naman maiwasan ni Fatima ang mag-alala dahil ayon sa kanyang nalalaman, mababangis at demonyo ang makakaharap ng isang albularyo. Subalit nangako siya na gagawin niya ito upang bigyan ng hustisya ang kanilang anak at ang iba pang biktima ng barang sa kanilang baryong pinagmulan. Bilang asawa at para na rin sa kapanatagan ng loob ni Luis, ay sumang-ayo na itong si Fatima. Maganda rin naman ang hangarin nito para sa mga tao. Hindi biro ang dinaanan ni Luis para maging isang ganap na albularyo. Unang sinubok ay ang lakas ng kanyang paniniwala sa Panginoon. 2 araw at 3 gabi siyang nanatili sa isang kagubatan, alinsunod sa utos ni Gaston. Wala man siyang nakikitang nilalang, pero katakot-takot naman ang mga nararamdaman at naririnig niya sa paligid. Ngunit kumapit si Luis sa Panginoon at sa kanyang determinasyong mabigyan ng hustisya ang anak. Pero lingid sa kalaman ni Luis ay nakamasid lang sa kanya ang matanda upang protektahan siya sa anumang pag-atake ng mga nilalang ng dilim. Naging alalay rin siya sa tuwing nanggagamot itong si Gaston. Kahit may kalayuan ang bahay niya sa albularyo, ay matyaga niya itong binabaybay halos araw-araw. Hanggang sa di naglaon, ay natuto na rin sa panggagamot itong si Luis. Ang una niyang pasyente ay biktima ng isang engkanto. Nang napagtagumpayan ito ni Luis, ay may ibinigay sa kanya ang matanda. Walang iba kundi ang kwintas ng San Benito. Sa mga lumipas na panahon, ay sinunod lahat ni Luis ang mga dapat gawin na mga dasal at ritual bilang isang albularyo. Sa katunayan, mas gumaan ang pakiramdam ni Luis simula nung yakapin niya ang mundo ng panggagamot. Sa bawat pasyenteng napapagaling niya, ay ibang kasiyahan ang kanyang nararamdaman. Hanggang isang araw, sa kanyang pagkakargador sa palengke, ay may naamoy siyang isang aswang. Hindi niya may paliwanag pero ibang alam niya na may kakaiba sa isang ale na naglalako ng gulay. Isinangguni niya ito kay Gaston. Natuwa naman ang matanda dahil nakakaamoy na pala nang nilalang itong si Luis. Senyalis ito ng pagkakaroon ng isang malakas na espiritual na taglay. Ang payo ng matanda ay obserbahan lamang niya ang aswang dahil hindi naman lahat ng aswang ay namiminsala. Palihim na sinundan ni Luis ang ale hanggang sa nagkaharap sila nito sa daan. Alam ko kung ano ka, pero hindi ako masamang aswang. Maayos akong naghahanap buhay para sa mga anak ko. Pakiwari dito ng aswang. Upang mapatunayan na totoo ang sinasabi ng aswang, ay isinama niya ito sa mismong bahay ng aswang. May 2 anak ang ale at nagsipagtagpo ito nang dumating na itong si Luis. Tinawag ng ale ang mga bata at halatang iwas ito kay Luis. Ayon sa babae, hindi sila kumakain ng tao. Bagkos, may mga alagang hayop ito upang konsumo nila kapag nagugutom. Ayaw din nila ng gulo at nais lamang nila na mamuhay ng mapayapa. Kitang-kita naman ni Luis ang sinseridad sa mga mata ng ale. Kaya naman hinayaan na lamang niya ito. Sa mga panahon na
nasa pagsasanay si Luis ay nag-alaga siya ng hayop at nagtanim ng mga gulay. Paghahanda niya ito sa muling pagbabalik niya sa norte. Para kahit wala siya, ay may hanap buhay ang kanyang mag-ina. Fatima, itigil mo na ang pamumulot mo ng mga tirang palay. Ituon mo na ang pagbebenta ng mga hayop at gulay. Wika ni Luis sa kanyang asawa. Nalalapit na ang panahon ng pagbabalik niya sa lugar kung saan nananalasa ang mambabarang na si Pablo. Pinagdasal niya na naroon pa ang taong iyon upang makaharap niya. Pero hindi naman maiwasan ni Fatima na mag-alala dahil si Luis ay bagito pa lamang sa pagiging albularyo at isang malakas na mambabarang agad ang kanyang kahaharapin. Ang isang bagay pa na nagpapahirap kay Luis ay hindi niya alam ang itsura ni Pablo. Bumabase lamang siya sa inilalarawan ni Mang Gaston. Ilang araw bago ang kanyang paglalakbay ay kumonsulta muna siya sa matanda. Hiningi rin niya ang basbas nito. Pinaalaala niya kay Luis na ang lahat ng mambabarang, mahina man o malakas, baguhan man o dalubhasa ay pare-pareho lang ang kahinaan. Depende na lamang ito sa diskarte kung papaano nila maiiwasan ang pangontra o ang iba naman ay masyado ng maraming karanasan sa mga pangontra kaya nalulusutan nila ito. Pero ang pangontra ay mananatiling pangontra. Ang isa sa pinakasimple ngunit napakabisa ay ang asin. Kahit pa ang ordinaryong tao, kung may asin na nakapaloob sa malinis na papel at isinukbit sa katawan, ay ligtas na ito sa barang. Ngunit ang hawak ni Luis ay ang San Benito, kung saan nagtataglay ito ng pangkalahatang proteksyon. Sumapit na ang araw ng kanyang paglalakbay. Dala niya ang isang itak na nakasukbit sa tagiliran at isang punyal na nasa kabila. Sa pagdating niya sa lugar, mukha naman itong maayos. Wala masyadong nagbago. Mapayapa at normal ang kinikilos ng mga tao. May nakita pa siya na mga batang naghahabulan. Sumagi na naman sa isipan niya ang mga anak noong nakikipaglaro siya sa mga ito. Napapangiti na lamang si Luis. Kahit papaano ay nangingibabaw ang masasayang alaala niya kay Romeo. Agad niyang tinungo ang dati nilang tahanan. Ang daanan nito ay halos matabunan na ng mga talahib at iba pang halaman. Halatang wala na masyadong umaapak sa daanang iyon. Sa pagkakatanda niya ay may iilang kabahayan ang nanirahan malapit sa kanila. Para bang wala nang nakatira sa bahaging iyon. Nang marating niya na ang kanilang dating tahanan, ay nalungkot na lamang itong si Luis sa kanyang nakita. Ang malawak na bakuran ay napuno na ng mga damo at halaman habang ang bahay ay sira-sira na at tinutubuan na rin ng mga damo. Napakalayo nito sa dating itsura. Tiningnan ni Luis ang bawat bahagi ng bahay. Kasabay nito ang mga alaala ng nakalipas. Hindi naman niya maiwasan ang maluha. Masaya at buo pa sana sila ngayon kung hindi lang dahil sa mambabarang. Masyado nang bumibigat ang damdamin ni Luis. Kaya naman nilisan na lamang niya ang lugar at ang sunod niyang tinungo ay ang puntod ng anak na si Romeo. Ang nakaumbok na lupa ay nabalutan na ng mga damo. Ang tanging makikita ay ang nakatarak na krus na gawa sa kahoy at may nakaukit na pangalan ng kanyang anak. Hindi na napigilan ni Luis ang bumuhos ang luha at muling nanumbalik sa kanyang isipan
Ang huling araw na nakasama pa niya ang bata na nahihirapan pa sa sumpa ng barang. Nakaluhod siya habang hawak ang krus at umiiyak. Labis-labis ang paghingi niya ng tawad sa kanyang anak dahil wala siyang magawa na mailigtas ito mula sa barang. Samantala, habang nasa ganoong sitwasyon si Luis, ay nakarinig siya ng kaluskos sa paligid. Agad niyang nilibot ang paningin sa paligid. Tahimik, mapayapa, hanggang sa may nakita siyang tumakbo at nagtago sa isang puno. Sa hinuha niya ay isa itong binatilyo. Tinawag niya ito ngunit hindi sumasagot. Nakasuot ito ng dilaw na damit. Alam kong nariyan ka sa likod ng puno. Magpakita ka. Hindi ako masamang tao. Sambit dito ni Luis. Maya-maya pa ay sumilip ang binatilyo at marahan itong lumabas. Napakadungis ng itsura nito. Ilang taon na rin kasi ang lumipas. Kaya naman hindi niya na makilala ang batang nasa harapan. Tinanong niya kung sino ang mga magulang nito ngunit ngumisi ang bata at bigla siya nitong binangga. Tumakbo ito hanggang nawala na lamang sa kanyang paningin. Alam niyang isang lokal ang bata pero mukha na itong wala sa tamang pag-iisip. Nagpatuloy sa paglalakad si Luis at naghanap ng taong kakilala sa dating lugar. Hanggang sa nakita niya itong si Simon, nilapitan niya ito at kinamusta. Subalit batid niya sa itsura ng kaibigan ang pagiging aligaga nito at hindi maayos na tumutugon. Ramdam niyang may mali, kaya diniretso niya na ito ng tanong tungkol sa isang mambabarang na nagngangalang Pablo. Bakit ka pa bumalik dito? Kung ako sa'yo, lumayo ka na sa lugar na to, Luis. Bulalas dito ni Simon. Sa pag-usisa niya dito, ay nagalit na si Simon at itinaboy na siya papalayo. Hindi na lamang nagpumilit pa si Luis, pero alam niya na may nangyayaring hindi maganda sa lugar. Nang sumapit ang 6:00 ng gabi, ay tinungo ni Luis ang karinderiya ni Aling Lusing. Pinagdasal niya na sana nagtitinda pa rin ito sa mga panahong iyon. Natanaw niya ang kainan nito na may mga kumakain. May iilan dito na kakilala niya. Akmang babatiin na sana niya ang mga kakilala, ay sumenyas itong si Aling Lusing na pinapapasok siya sa loob. Naku naman, Luis, bakit ka pa bumalik dito? Nag-aalalang tanong dito ng matanda. Bakit po? Ano po bang nangyayari dito? Usisang tanong ni Luis. Pinaupo muna siya nito at kumuha ng pagkain. Habang kumakain si Luis, ay ikinento ni Aling Lusing ang nangyayari sa baryo. Ayon sa matanda, sinakop na ng mambabarang ang buong lugar. Lahat ng mga tao ay hindi pinapayagang makalabas ng baryo dahil tiyak ang kamatayan nito. Marami na ang nagtangka ngunit hindi na nakaligtas sa hagupit ng mambabarang. Pati ang mga dayo na hinahayaan na tumira pero hindi na rin nakakalabas pa. Napuno na ng lagim ang lugar sa kabila ng pagiging payapa nito tingnan. Ang inakalang salot na sakit noon ay barang pala. Sinadya iyon upang makontrol nito ang mga tao sa lugar at kung sino man ang kukontra ay kamatayan ang parusa. Obligado din ng mga tao na magbigay ng salapi, pagkain o anumang kailangan ng mambabarang. At ang nilalang na nagkokontrol sa kanila ay si Pablo.
Bahagyang nahinto itong si Luis sa pagkain nang marinig ang pangalan ng taong hinahanap. Kumpirmado. Narito nga sa lugar si Pablo. Ibinahagi naman ni Luis na maayos ang kanyang pamilya sa lugar na kanilang nilipatan. Sinabi niya ang dahilan ay bumisita lamang siya sa dating tirahan. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito na pala ang kalagayan ng mga tao. Nabubuhay sa takot at tila nakakulong sa loob ng baryo. Inabisuhan naman siya ni Aling Lusing na kung balak niyang umalis sa lugar ay gawin niya ito sa araw, huwag sa gabi. Gawa nga ng mas maraming insektong pinapakalat si Pablo tuwing gabi na nagbabantay sa buong baryo. Mawalang galang na po. Pwede ko bang malaman kung saan nakatira ang Pablo na yan? Tanong dito ni Luis. Tumugon ang matanda at sinabing nakatira ito sa bahay ng negosyanteng si Policarpio. Pero kontrolado na din ito ni Pablo. Hindi na pinalabas ni Lucin itong si Luis dahil delikado. Binigyan niya ito ng mahayos na higaan. Talagang nag-iba na ang lugar dahil halos hindi nag-uusap ang mga kumakain sa karinderya. Mga tunog lang ng kubiertos ang kanyang naririnig hanggang sa magsara na ang matanda. Sinilip muna ni Lucin ang bisita at nagwika na magpapahinga na rin siya. Si Aling Lusing ay matagal ng balo at hindi ito nagkaroon ng anak. Ang karinderya niya ay bantog sa lugar at kilala ng lahat. Kinabukasan ay nagpaalam na si Luis kay Aling Lusing matapos itong mag-agahan. Nangako naman siya sa matanda na mag-iingat sa kanyang paglakad. Ngayon, alam na ni Luis ang nangyari sa baryo at naging maingat na siya. Nagtungo siya sa bahay ni Policarpio, ang negosyanteng may malaking lupain sa lugar ng Niyogan at Palayan. Pasimpleng nagmanman si Luis sa lugar. Noong una ay mga tauhan lamang ang kanyang nasisipat. Umakyat sa isang puno si Luis upang doon magkubli. Nasa ikalawang bahagi ito ng bahay na di naman kalayuan. Makalipas ang ilang minuto ay may matandang lumabas ng bahay. Mahaba ang buhok nito na kulay puti ngunit napakaitim at makapal ang kilay. Umupo pa ito sa tumba-tumba. Sa pagkakatanda ni Luis, doon palagi ang nakaupo, ang ina ni Policarpio. Balak ni Luis na kausapin ang negosyante. Umaasa siyang makikipagtulungan ito sa kanya upang wakasan ang kahibangan ng mambabarang. Makalipas ang ilang minuto, ay lumabas na rin si Luis ng bahay. Nakipag-usap pa ito kay Pablo bago tuluyang umalis. Palihim niyang sinundan ang negosyante hanggang sa makarating na sila sa lugar na walang tao ay tinawag niya ito. Lumingon si Policarpio at nanliit pa ang mga mata habang sinisipat ng maigi itong si Luis. Luis, ikaw ba yan? Paninigurado ng negosyante. Lumapit si Luis at sinigurado na walang insekto sa paligid. Sa kanilang pag-uusap ay inilahad ni Luis ang kanyang plano tungkol sa mambabarang. Umiling naman ang negosyante at bakas sa mukha ang takot. Pilit pa rin na kinumbinsi ni Luis itong si Policarpio at inilahad niya na kaya niyang tapatan si Pablo. Ngunit nag-umpisang kumamot sa tenga ang matanda. Animoy nangangati ito. Hanggang sa may lumabas na isang bangaw mula sa tenga ng negosyante. Lumipad ang bangaw at humarap kay Luis. Tila nakipagtitigan pa ang insekto
Sinubukan niyang hulihin ngunit napakaliksi nito. Lumipad na palayo ang bangaw. Ngunit hindi ito nakaligtas sa tigal po ni Luis. Samantala, patuloy lang na naglakad papalayo itong si Policarpio. Hindi na ito hinawol pa ni Luis. Naglakad siya pabalik sa bahay ng negosyante. Malamang, naramdaman na ni Pablo ang paggawala ng alaga nitong nakapaloob sa katawan ni Policarpio. Kabado man pero, nakahanda na si Luis na makaharap ang mambabarang. Hindi pa man siya nakakarating sa bahay ng negosyante ay humarang na sa kanya itong si Pablo. Sino kang lapastangan ka na pumatay sa alaga ko? Galit na wika dito ni Pablo. Demonyo kang hayop ka. Anong karapatan mo na kontrolin ang buong baryo? Galit din na sambit dito ni Luis. Dumukot naman si Pablo ng isang salagubang sa kanyang bulsa. Nag-ihep naman ng usal si Luis sa kanyang itak. Nang pakawalan ni Pablo ang salagubang, ay dumami ito at mas lumaki pa. Sinalubong naman ito ni Luis ng taga at habang abala siya ay palihim na nagpakawala ng mga alakdan ang mambabarang. Tumarak ang lason ng alakdan sa paa ng albularyo. Agad din naman na napatay ni Luis ang mga alakdan. Humalakhak pa si Pablo dahil huli na ang lahat. Dadaloy na ang lason sa katawan nito sa loob lang ng ilang segundo. Samantala, nakaramdam naman ng pamamanhid ang albularyo sa kanyang kanang paa. Patuloy lang sa paghalakhak ang mambabarang hanggang sa bumagsak na si Luis at ramdam niya na ang lason ng alakdan na unti-unti nang gumagapang sa kanyang katawan. Nagsambit na ng mga inkantasyon si Pablo upang tapusin na itong si Luis. Pilit naman na nag-usal ng tigal po ang albularyo. Pero hindi niya na ito nagawa pa. Nang biglang may sumalpok kay Pablo at tumilapon ito ng ilang metro. Nagtaka naman si Luis kung sino ang may gawa dahil wala naman siyang nakikita. Sa pagtayo ni Pablo ay napaatras ito dahil may sumusuntok sa kanya na hindi niya nakikita. Lumabas ka! Magpakita ka! Sigaw ni Pablo habang nakakatanggap ng mga suntok sa di malamang direksyon. Hanggang sa lumitaw si Gaston, nanlaki ang mga mata ni Pablo at agad itong nagpakawala ng itim na usok at biglang naglaho. Nilapitan ni Gaston ang nakabulagtang si Luis at agad ginamot ang lason ng alakdan. Ayos ka lang ba, Luis? Alalang tanong dito ng matanda. Tumango naman si Luis at unti-unti nang bumubuti ang pakiramdam. Marahan siyang tumayo habang tinanong si Gaston kung bakit siya nasa lugar. Ayon sa matandang albularyo, sinundan niya si Luis at saksi ito sa lugar na pinuntahan ni Luis. Alam niya na hindi pa nito kakayanin si Pablo, kaya naman hindi siya nagpakampante. Kahit ang laban nila ni Pablo ay nakaabang lang si Gaston, kaya siya hindi naramdaman ni Luis dahil sa mutya ng tubig na tangan niya. Nagpasalamat na lamang ang bagitong albularyo sa pagkakaligtas nito. Ano na ang susunod nating gagawin, Mang Gaston? Pagtatanong dito ni Luis. Tatapusin na natin ang kahibangan ni Pablo na noon ko pa sana ginawa. Tugon dito ng matanda. Palihim nilang minanmanan ang bahay ni Policarpio kung babalik ba si Pablo doon. Ngunit walang naramdaman si Gaston
na presensya ng mambabarang. Napagkasunduan nila na maghiwalay upang hanapin ang mambabarang na si Pablo. Habang tinatahak ni Luis ang daan, pansin niya na napakatahimik ng lugar. Sarado ang mga bahay. Pakiwari niya ay nagkukubli lamang si Pablo sa isa sa mga bahay doon. Hanggang sa nakarinig siya ng tunog ng mga bubuyog. Palakas ito ng palakas. Kaya agad nang tumakbo ang albularyo. Hindi mabilang na mga bubuyog ang humahabol sa kanya. Nang makahanap siya ng tiyempo, ay tinigal po niya ang mga ito. Ngunit hindi iyon sapat upang mapuksan niya ang lahat ng mga makamandag na mga insekto. Mabuti na lamang ay nakarating siya sa ilog at agad lumusong dito ang albularyo na naging dahilan upang makaiwas siya sa pag-atake ng mga bubuyog. Hayop na mambabarang na yon. Humanda ka pag nakita kita. Sambit nito sa kanyang sarili habang ulo lang ang nakaahon sa tubig. Umahon ka na dyan, Luis. Boses ni Gaston. Palinga-linga naman si Luis kung saan nagmula ang boses hanggang sa may nabuong imahe ng tubig at naging si Mang Gaston. Basang-basa si Luis na sumampa sa pangpang. Nagpahayag ng saloobin si Luis ukol sa bagay kung matatapatan ba niya si Pablo. Ayon naman kay Gaston, sapat na ang meron si Luis upang matalo niya ang mambabarang. Kailangan lang niya natanggalin ang pag-aalala sa tuwing makakaharap niya itong si Pablo. Pinayuhan siya na hindi siya dapat magpasindak sa itsura at kayang ilabas ng mga insekto ni Pablo. Palagi niyang tatandaan na nakadepende ang mga insekto sa utos ni Pablo at sa kanya nagmula ang mga kinikilos nito. Naitanong din ni Luis kung papaano nagawa ni Gaston ang mga bagay-bagay tulad na lang ng matinding sabulag at lakas ng pakiramdam. Painggan mo at magtiwala ka lang sa iyong sarili, Luis. Alam kong unang beses mong makaharap ang isang mambabarang. Wika dito ng albularyo. Ang pinakamahirap na kalaban ay ang kanyang sarili. Kapag ikaw mismo ay duda sa iyong kakayahan, ay tiyak na matatalo ka. Sa katunayan, binabalot na ng takot si Luis. Pinipilit niya naman itong iwaglit sa kanyang sarili. Ngunit talagang dinadaga siya. Sa tuwing mararamdaman niya ang maitim na presensya ni Pablo, ay pinanghihinaan na siya ng loob. Inaya siya ng matanda dahil meron silang pupuntahang lugar. Habang naglalakad ay hindi niya namalayan na unti-unti na palang sinisipsip ng mutya ng tubig ni Gaston ang basa niyang damit hanggang sa matuyo na ito. Dinala ni Gaston si Luis sa puntod ni Romeo. Kung ito ang magbibigay sa iyo ng tapang, sige, titigan mo ang puntod ng iyong anak. Ilan pa kaya ang magiging katulad niya kung hahayaan mo ang takot sa mambabarang? Wika dito ni Gaston. Habang nakaluhod si Luis at malungkot na inalala ang anak, ay biglang umatungal si Gaston. Sa paglingon niya, ay bumuluwak na ang dugo sa bibig ng matanda at lumitaw si Pablo sa likuran nito na nakangisi. Sa ganitong paraan lang pala kita mapapaslang matandang albularyo. Nakangising wika pa ni Pablo. Bumagsak naman si Gaston na may nakatarak na punyal sa likod nito. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Luis sa kanyang nakita. Napaslang ni Pablo ang kanyang guro. Sinugod ni Luis si Pablo at agad naman itong naglaho at lumitaw ito sa unahan.
pinagtatawanan lamang niya ang bagito habang sumusugod ito. Napakatuso mo talaga, Pablo. Sambit naman dito ni Luis. Hinugot naman ni Luis ang itak sa oras na matamaan niya ang mambabarang. Ay ito na ang katapusan. Ang takot ni Luis ay napalitan ng galit ngunit pinilit niyang pakalmahin ang kanyang sarili. Tumayo siya at ipinikit ang mga mata. Inisip niya ang kanyang pamilya, ang masasayang sandali kasama sina Romeo at Isabel. Ang alaala ng pamilya ay nagbigay lakas ng loob sa albularyo. Samantala, ginawang pagkakataon naman ni Pablo na atakihin itong si Luis habang nakapikit. Nagpakawala ito ng mga insekto, ngunit laking gulat na lamang niya nang hindi man lang dumampi ang mga alaga sa balat ng albularyo. Sa pagmulat ng kanyang mata ay inilabas niya ang medalyon ng San Benito. Napaatras ang mambabarang at nalusaw sa ere ang mga insekto. Napapaatras na itong si Pablo at patuloy pa rin sa pagpapakawala ng kanyang mga alaga. Naglakad pasulong si Luis habang nagpapakawala ito ng tigalpo. Tumatama ito sa hindi tiyak na direksyon hanggang sa natamaan si Pablo. Tumilapon ng bahagya ang mambabarang. Nagtatago ka lang sa likod ng iyong mga alipores. Harapin mo ko, demonyo ka. Sambit dito ni Luis. Muling nagpakawala ng itim na usok itong si Pablo upang tatakas na. Ngunit agad na hinugot ni Luis ang punyal at ibinato ito kay Pablo. Tumarak ito sa kanyang dibdib dahilan upang bumagsak siya sa lupa. Hinawakan ni Luis sa ulo si Pablo at hinila patungo sa puntod ng kanyang anak. Iniharap ng albularyo si Pablo sa puntod at ipinamukha sa kanya na siya ang dahilan sa pagkamatay ng kanyang anak. Akmang lalaban pa sana si Pablo, hinawakan niya ang paa ni Luis, ngunit agad tinapyas nito ang kamay ng mambabarang gamit ang itak. Napasigaw na lamang sa sakit itong si Pablo. Hindi pa sapat yan sa lahat ng mga ginawa mo, demonyo ka. Bulalas ni Luis. Nasipat ni Luis ang isang malaking bato sa unahan. Muli niyang hinila ang mambabarang at inumpog ang ulo nito sa bato. Nang mahilo si Pablo, ay isinuot niya ang San Benito sa leeg ng mambabarang. Walang patid na paghihirap ang dinanas ni Pablo habang suot-suot ang banal na medalyon. Bumangon ka dyan, Mang Gaston. Alam kong buhay ka pa. Sambit dito ni Luis. Napatawa na lamang ang nakabulagtang matanda at marahan na bumangon. Hinugot ni Gaston ang punyal sa kanyang likod. Masakit din ang ginawa ni Pablo. Pero papaano mo nalaman na buhay pa ako? Takang tanong dito ni Gaston. Ayon kay Luis, noong nakapikit siya at dinama ang kapayapaan, ay naramdaman niya ang presensya ni Gaston at imposibleng hindi naramdaman ng matanda ang paparating na atake ni Pablo. Napangiti na lamang si Gaston dahil ang ibig sabihin ay natuto na si Luis na gamitin ang buo ang kanyang kakayahang espiritual. O anong balak mong gawin sa mga babarang na yan? Tanong dito ni Gaston. Ibibigay ko sa iyo ang karangalan na tapusin ang dapat mo nang tinapos noon pa, Mang Gaston. Tugon dito ni Luis. Lumakad naman si Gaston at hinarap si Pablo na nagtitiis sa paghihirap habang pilit inaalis
ang medalyon ng San Benito. Pinagbigyan kita noon, Pablo, sa pag-asang magbabago ka pa. Kahit ang Panginoon ay nagbibigay ng pagkakataon sa mga likha niya upang magbago. Pero may hangganan din ang lahat. Wika ni Gaston. Ibinigay ni Gaston ang parusa nang walang hanggang paulit-ulit na kamatayan. Itinapon niya ang kaluluwa ni Pablo sa walang kasing dilim na kawalan at doon niya mararanasan ang paulit-ulit na kamatayan. Yan ang nababagay sa iyo, Pablo. Wika pa dito ni Gaston. Nagtungo naman ang dalawa sa karinderya ni Aling Lusing at malugod niyang ibinalita na wala na si Pablo. Hindi naman makapaniwala ang matanda sa kanyang narinig. Lumabas ito ng tindahan at inilibot ang kanyang paningin sa paligid. Nagsilabasan ang mga tao dahil ramdam nila ang kapayapaan at kaginhawaan sa araw na iyon. Nang mapansin nila na wala na ang mga insekto, ay nagbunyi na ang mga tagabaryo. Pakiramdam nila ay nakalaya sila sa ilang taong pagkakakulong. May iilan ang nakakilala pa kay Luis at nagkamustahan sila. At dahil sa kalayaan, ay nagpakain itong si Aling Lusing ng libre sa mga tagabaryo. Habang nagkakasiyahan sila, ay natanaw niya si Mang Gaston sa di kalayuan na kumakaway at nagpapaalam na kay Luis. Sa pagdaan nito sa puno, ay naglaho na ang matandang albularyo. Sa wakas, ay malaya na ang lahat sa pananakop ni Pablo. Kinabukasan naman, ay nagpaalam na si Luis kay Aling Lusing. Lubos itong nagpapasalamat dahil sa pagtanggap nito sa kanya. Subalit, nagtaka naman ang matanda kung sino at papaano natalo si Pablo. Tumugon naman si Luis at sinabing hindi lahat ng kasamaan ay mananatili. May kaakibat itong katapat at ang kabutihan ay laging nagwawagi sa huli. Napakunot na lamang ang noo ng matandang babae. Lumakad at nagpaalam na si Luis sa kanya at nangakong isasama niya na ang pamilya sa muling pagdalaw sa baryo. Nagtungong muli si Luis sa puntod ng kanyang anak. Nilinisan niya ito at nagtanim ng mga bulaklak sa palibot. Pinalitan din niya ng bago ang lumang krus at inukitan ng pangalan ng kanyang anak. Ipinangako niya na sa susunod na kanyang pagbalik ay isasama niya na ang ina at kapatid ni Romeo. Paalis na sana siya nang makita niyang muli ang bata na nakadilaw pa rin ng damit at nakatayo na ito. Nilapitan naman ito ni Luis at tinanong ang kanyang pangalan. Sumagot ito na siya si Badong. Napaisip si Luis dahil pamilyar sa kanya ang pangalan. Hanggang sa naalala niya na si Badong pala ang dating kalaro ni Romeo. Ayon sa bata, binabantayan daw niya ang puntod ng kanyang kaibigan. Napangiti naman si Luis sa pagkagalak. Kahit papaano ay may umaalala pa pala kay Romeo maliban sa kanyang pamilya. Binatilyo na rin sana sa mga panahong iyon si Romeo katulad ng kanyang kaibigan. Hindi naglaon ay nagpaalam na si Badong na uuwi na. Naisip naman ni Luis na bibigyan ng regalo ang bata bilang pasasalamat dito. Nagpunta siya ng palengke at bumili ng mga laruan at mga damit para sa bata. Masaya itong tinungo ang bahay ni Labadong. Tandang-tanda pa niya ito dahil madalas na kainuman ni Luis ang ama ng bata na si Edwin. Nakangiting nagbigay galang si Luis kay Edwin. Nagulat at napangiti rin si Edwin dahil nakitang silang muli ng kanyang kaibigan. Paring Edwin, eto, ibibigay ko sana kay Badong
Nariyan ba siya? Masayang tanong nito. Nagtingin na naman si Edwin at ang asawa nito. At naging malungkot ang itsura. Paring Luis, magkasunod lang na yumao si Romeo at Badong. Tugon dito ni Edwin. Animoy binuhusan ng malamig na tubig si Luis dahil sa kanyang nalaman. Natigilan ito at hindi na lamang niya sinabi na dalawang beses pa niyang nakita at nakausap si Badong. Nagpasama na lang si Luis sa puntod ni Badong at hindi man lang niya napansin na ang puntod na malapit sa puno na pinagkukublian ni Badong noon ay ang mismong puntod nito. Inilapag niya ang mga laruan at damit para sa bata. Nalungkot siya ngunit muling bumalik ang galit niya kay Pablo. Nararapat lang sa iyo yan, demonyo ka. Ang maranasan ang paulit-ulit na kamatayan. Wika ni Luis sa kanyang isipan. Sa muling pagbabalik ni Luis ay sinalubong agad siya ni Isabel at masaya niyang ibinalita na nabigyan niya na ng ustisya si Romeo. Hiniling naman ang kanyang bunso na puntahan nila ang kanyang kuya. Pumayag naman si Luis basta hindi na magiging makulit ang anak. Hindi ko mapigilan ang maluwa sa kwento ng aking Lolo Luis Cabarrio. Hindi ko lubos akalain na may ganitong karanasan pala si Lolo. Aaminin ko, hindi ko man lang nabigyan ng panahon ang aking Lolo, pero sa oras na ng aking matinding pangangailangan ay siya pa mismo ang nakatulong sa akin. Pero kahit magkaganon pa man, walang sama ng loob sa akin si Lolo. Bagkos, muli niyang ipinakita sa akin ang kanyang ngiti na tanging alaala ko simula pa noong bata pa ako. Ayaw ko pa sanang bumalik ng Maynila, pero naghihintay na sa amin ang mga anak ko. Sa aming pag-alis ay ibinigay sa akin ni Lolo ang kwintas ng San Benito. Ayaw ko sana itong tanggapin. Ngunit ayon kay Lolo, masaya na siya na may isang apo ang nakakaalam ng kanyang kwento. Nangako naman ako na magbabakasyon kasama ang aking anak at babalik ako sa lugar kasama ang buong pamilya. Sa muli ay kumaway si Lolo Luis at nag-iwan ito ng matamis na ngiti. Lumipas ang ilang buwan at sumapit na ang bakasyon. Sabik akong makabalik sa Samar, subalit isang balita ang gumimbal sa akin. Nalaman ko na pumanaw na pala si Lolo Luis. Kaya naman nagmadali na kami na magpunta ng Samar. Naabutan ko na ang nakaburol na si Lolo. Hindi ko mapigilan ang maiyak. Hindi ko man lang naipakilala sa kanya ang aking mga anak. Ayon kay Tio Robin, pumanaw si Lolo ng wala man lang kahit anong sakit. Ilang oras bago siya lumisan ay nabanggit niya kay Tio na masaya ito sa kanyang buhay at nalalapit na ang muling pagkikita nila ng kanyang asawa at anak. Mga kabaryo, ang kwento ni Christian ay nagpapaalala sa atin ng mga lolo at lola. Gawa nga ng may sarili na tayong buhay at pamilya ay hindi maiwasan na makakaligtaan natin ang tao na kahit wala na tayong oras sa kanila ay patuloy pa rin nila tayong inaalala. At wala silang tanging hangad kundi ang matulungan tayo sa oras ng ating pangangailangan. Sana maalala natin si Lolo at Lola. Paminsan-minsan ay kakamustahin at bigyan naman natin ng panahon. Sa tanda nila, iilang panahon na lamang ang nalalabi. Kaya naman marapat na sulitin natin ito dahil wala tayo ngayon kung hindi dahil sa ating mga ninuno. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Naway merong kayong napulot na aral
at may natutunan kayo sa kwentong binasa natin ngayong araw. Maraming salamat. Okay, so yun. Kamusta muna ang lahat ng mga kabaryo natin? Pasensya na kayo kung medyo namamalat ako ilang araw na to. Pero tuloy pa rin. Narinig nyo naman siguro si Tio, no? Si Tito Proy. So yun, salamat. Medyo malayo kasi siya kaya ganito yung napag-usapan namin para mapakinggan nyo naman siya kahit papano. Balik tayo sa kwento. Grabe, napakaganda. Napakalakas ng kapangyarihan talaga ng San Benito, no? Alam niyo naman, no? Na kumbaga, ano yan eh? Kumbaga, isa na yan antigo na mga gamit ng mga sinaunang manggagamot. At kahit antingero, alam yan, no? Saka yun nga, nakakalungkot. Pati ako, kinilabutan. Lalo na yung part na patay na pala si Badong. Talagang nakakilabot yun, di ba? Saka nakakalungkot na nakakatuwa yung kwento ni Lolo Luis, no? Talagang para sa akin, kapupulutan ng aral. Hindi lang basta kwento na kwento lang sa kanya ng lolo niya. Talagang may kita mo ron yung lahat ng emosyon na pwede mong maramdaman nandito sa kwento natin ngayong araw, di ba? Galit, sama ng loob, di ba? Masaya, malungkot, no? Grabe, saka yun nga, tama naman si Gaston sa kasi Lolo Luis na walang masama na nagtatagumpay, no? Laging sa huli. Mabuti pa rin ang nagwawagi. Kita niya naman yung nangyari kay Pablo, no? Kahit anong lakas niya na mambabarang, talagang may hangganan ng lahat, no? So, yun, sa lahat, maraming salamat mga kabaryo. Hindi ko napapabayan yung komento ko. Hanggang dito na lang muna. Sa mga gusto kong makausap, Kwentong Baryo Official sa Facebook, hanapin nyo lang po yun. Tapos yung mga pending ko, pasensya na kung di ko kayo nare-replyan. Pahintay lang, pero makukuha nyo naman po lahat yan. Wala naman akong ini-scam. Pahintay lang, sobrang busy lang po talaga. Para sa inyo rin naman lahat, no? Pati ito, sumasabay kasi, kaya, di ba? Sorry, pero pahintay lang po mga kabaryo. Muli, maraming salamat sa mga nakinig at umabot dito. Hanggang dito na lang muna mga kabaryo. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.